Hello everyone and welcome back po sa aking YouTube channel. Good day mga kakamping. Mga kakamping, tignan nyo po ito. Itong post ni Sasot for the motherland nga po. Sabi niya dito, I am very proud of Lenny. This is definitely not for show. Yung babasahan mo yung student na may microphone ka pa. E nasa harap mo lang naman. Alam nyo, nag-post si Sasot na hindi niya inintindi, hindi niya pinanood yung event talaga, na wala siguro siyang alam kung ano yung nangyari diyan. Event po yan, at of course, kung event, may audience siya, hindi lang isa. Parang talagang ginagawa niyang tanga at engot yung kanyang mga followers. No? Compared naman kay Sasot, nung nakaraan, na pinatayan siya ng microphone, kasi alam nila, alam ng tao, na bacteria, a virus yung kanyang sinasabi sa tao. Compared naman kay Attorney Lenny Robredo, sino ba naman itong Sasot na to i-compared sa isang Attorney Lenny Robredo, no? Kaya sadyang, kaya tapos nakita ko dun sa post na ito, ang daming reaction sa kanya, daming mga comment. Kasi nga, kaya ito namimihasa, kasi ang daming naniniwala na isa ding mga kababayan natin na hindi ginagamit ang utak. No, kaya patuloy tuloy yung ano nila, yung panggagago nila sa kanila, kasi talagang hindi gumagamit yung mga kababayan natin ng utak, mga kapatid, mga kakamping. Kaya ito nangyayari sa atin. Pero ito si Sasot, ha, hindi siya nagsasalita sa confidential fund ni Sara Duterte, na may confidential fund na nga ang presidente, may confidential fund pa ang vice presidente, na dati wala naman. So bakit yun, no, Sasot? Bakit yun, Sasot? E magkakampi naman sila ni Bongbong Marcos Soto. So ipang intelligence niya raw. So ibig sabihin ba niyan, Sasot, walang tiwala si Duterte kay Marcos, na kailangan niya magkaroon ng sarili niyang confidential fund? Confidential fund nga eh, di ba? Nakita ko dun sa gagamitin daw na sa intelligence, sa surveillance daw, kung anong katarantaduhan ito. Tapos ito, ibabas mo si Attorney Lenny Robredo na walang, na hindi mo pinanood kung anong meron doon, bakit siya naka-microphone na may kaharap na estudyante. Sabyang napakatanga naman yan, Sasot. Sa kagustuhan mo lang masira si Attorney Lenny Robredo sa taong, sa mga Pilipino, ganito ang ginagawa mo. Napakahinayupak na ugali ito. Pero itong mga, itong problema sa Pilipinas, itong corruption sa DA, mga importation na walang suporta sa mga farmers, nagtataasan na bilihin, isisi nyo sa gera. Itong pagkawala ng source of electric diyan sa Naiya Terminal 3, tahimik ka. Anong klaseng utak meron tong taong ito, no? Ano ba, for the motherland ka ba talaga or for the one person lang? Kasi itong ginagawa mo, talagang ginagawa mong tanga at engot yung mga followers mo. Ito mga followers mo naman, eh sadyang talagang tanga at engot din, kasi nagbabas din sila na hindi nila alam kung ano yung totoong nangyari sa picture na yan. Eh sadyang kayo na lang din naguutuan. Ang mahirap dyan, yung virus ninyo, ina-spread nyo parang COVID-19 na. Additional and additional. Kaya walang mangyayari sa atin eh kapag ganito yung mga social influencer na mga kabaliwan at katarantaduhan nila. Patuloy-tuloy sila sa katarantaduhan nila. Pero itong si Kristan, talagang nagsalita lang about dito sa confidential fund. Ang dami nyong ano sa kanya, tinatakot nyo na sampahan nyo ng kaso. Kasi ayaw nyo magsalita yung mga kakamping sa inyo, yung taga-kabila sa inyo. Gusto nyo kayo na lang yung magsalita. Kapag kayo ang nangbas sa kabila sa mga opposition, okay lang. Pero pag ang opposition ang rumesbak, ayaw ninyo, kakasuhan nyo, tatakutin nyo ng kaso, ganito, ganyan. Katarantaduhan, hindi nyo mo ginagamit yung utak mo, Sasot, ginagawa mong tanga at engot yung mga followers mo sa ganitong ginawa mo. Yung pinatayan ka ng Mike, ano yun? Pinatayan ka kasi nga alam ng mga tao na virus ang sinasabi mo
Tapos ito ngayon sa bagpos ka kay Attorney Lenny Robredo na hindi mo naman alam kung anong nangyari sa picture na yan. E katarantaduhan talaga. Tapos papalakpakan ka ng yung mga followers na isa ring tanga at engot. Oh, come on.